Thursday, everybody. I hope you're doing fine today. Medyo maulan. And marami ring chismis, marami ring mga marites, marami pwedeng pag-usapan. But this time, ay makaka-relate kayo or makaka... Well, alam nyo itong malamang. So, yung Queen of Hugot Songs, as we may say, ay currently ngayon ay nakipag-break up or parang nag-parting ways with his or with her partner na si Jason. So, before that, nakita ko kasi iyan sa mga content online. And with that, tingnan natin yung mga post sa online. Gawa lang tayo response video. Ayan. Tingnan natin siya. Hindi pa siya magyaan. So, una ko siya nakita sa news. Pero nakapost na siya sa Facebook. So, cheating is a choice. Netizen react on Moira De La Torre. That was posted today. Pero sa Manila Bulletin ko siya nakita. Akala ko, hoax lang or fake news. But so far, sa dami ng lumabas na balita. Then, it's final. So, gawa tayo ng response video with this one. And also, maraming opinion yung mga tao. So, makikisaw-saw tayo, in a sense. But, kagaya nga ng mga previous natin na response video ay what can we learn in this breakup? Breakup pa yung tawag or parting ways? So, basa muna tayo ng mga content. Sabi ni Shail Samli, thank you pala, Philippine Star Global. Little did Moira know, all the heartbreak songs she made were really all for her. Ouch, 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 ouch. With what happened between Moira and Jason, here's a reminder that cheating is not part of a relationship's up and down. Never normalize cheating. Oo. Iba talaga pag meron cheating. And I'm doing this not because I'm better than Jason or anyone else who cheated. We're doing just for us to be accountable and also makita natin na kahit sino pwedeng tamaan. Kahit sinong sinasabing malakas. And even merong God sa puso kasi medyo somehow may relation, connection tayo dito sa dalawang mag-partner na ito. Ito, grabe Jason Noyes, Moira came from a broken family. Her traumas were rooted to broken relationship but still have guts to cheat. Men are trash. Oopsie. Ayan, yun yung mga general overgeneralization. Pero yun yung mga opinion ng ibang tao. So tingnan muna natin yung account nung dalawa. So let's start from personal account ni Moy. Ayan. So meron kaming 18 mutual friends. Take me back to the simpler days. So parang during this time, parang makukonsider mo na talagang there's something wrong or merong void na sa puso niya. In every happy sunburnt Moy. Ayan. We could also fake ourselves on social media kasi. But still, pag sobrang diin na talaga, eh minsan maganda rin mag-vent out ka. And that's the purpose of the social media, is what is in your mind. O, doon naman tayo kay Jason. Si Jason yata, same page na rin siya eh. Yung account niya and yung page niya. Then, kay Moira. So, last yung post nila. Ito, public post niya. 5.6 million followers. Okay, okay, okay. So, ayan. Ito lang yung last post niya. It is with a heavy heart that after 3 years of marriage, we announce that we are parting ways our love and respect for each other remains. We request for privacy during this difficult time. So, ayan, hindi natin na-respeto yung privacy nila. Ano ba yan? Hindi pinag-usapan natin. But still, kasi nga public figure sila, kailangan natin din. Uy, well, may kakata talaga pag-usapan sila. That's the, well, we could say downside of everything. So, eto na yung pag-usapan natin. What can we learn? By the way, ayan, yun yung mga past natin na episode. Gumawa ako ng sa aking last, I think this is the last episode dun sa podcast ko. Meron din to sa Facebook page ko. Why do men cheat? Then, merong cheating na naman kasi yung threshold nito or yung focus nito is yung kay Skastakli. But this time, kay
kay ano naman kay Moy and Jason. So doon pala balikan ko muna, 'di ba sinabi na I've been unfaithful. Sabi, puntahan muna natin yung account. Ayan, sabi, this is probably the hardest ever I've ever had to write, but since you guys have been with us from the start, 2 years ago I married my best friend with the intent of spending the rest of life with her. So though my love for her has always been genuine, a few months ago I confessed to Moira that I've been unfaithful to her during our marriage. I believe that she deserved to know the truth rather than continue down a peaceful but dishonest path. I take full responsibility and I'm doing my best to be better. Yung unfaithful, pwedeng i-consider talaga ng iba. Iniisip na nila cheating agad. But the thing is, pwedeng hindi naman partner yung hindi ka sa partner mo nagloko. Sabihin, mas pinili mo yung trabaho, mas pinili mo yung career, mas pinili mo yung fun. Kasi inassume na natin na third party, but still siguro common sense na lang. Pero inassume na ng maraming tao na third party, tapos meron pa isang nakasawsaw na influencer na may issue daw na lalaki daw yung pinalit kay Moira, and hindi natin alam kung ano yung nangyari. Basta ito na lang yung sinabi nila, yung press release nila before they ended their relationship. So yan, balik tayo dun sa what can we learn. Bilisan lang natin. So why? Bakit naghiwala? Yung tanong. Parang ang saya-saya naman nila. Maganda yung naging story nila kasi mag-best friend sila. God-centered relationship sila. Bakit naghiwalay? Being married myself for 6 years and being or having, as far as we know, Christ-centered relationship, walang halos pinagkaiba ito sa pinoproblema ng mga usual couple na hindi naman God-centered. Yun ang pagkakaintindi ko. Sabihin, andyan yung selfishness, pride, yung unfaithfulness. Kasi pwede kang maging unfaithful pag inunan mo yung iba bago yung parang ganito. Mabawa, si God, unfaithful ka kay God. Hindi naman maiba kang Diyos . Hindi naman iba, Diyos na iba mo. Pwedeng Diyos mo, trabaho, pera. Minsan, inuna mo yung pamilya bago Diyos. Pwedeng ganun yun. Kasi ang faithfulness dapat sa isa lang. Diba? Now, bakit naghiwalay? Sa tingin ko, ay pareho ng sumuko yung parehong party. Kasi pwedeng isa humahawak pa, isa nagdadasal pa na sana pwede pang maayos. But they decided na putulin muna because maybe hindi una talagang priority ang marriage sa kanila. And also, nag-decide na lang sila na parehong ayawan na. And also, of course, may mali. Kaya naman naghihiwalay, kaya naman napuputol lang isang bagay kasi may mali. Next is, yan, marami ako nababasa. Christian pa man din sila. Ano ba yan? Guys, let's reverse the narrative. Buti na lang Christian sila. Kasi, hindi naman ibig sabihin, it doesn't guarantee na pag Christian ang isang couple, perfect na yan. Ang dami namin nakikita, even yung mga mentors namin na matagal ng kasal, hindi rin naman naging perfect yung marriage. Kasi hindi naman dapat tingnan yung tao as perfect individual dahil believer sila. Hindi. Yung God na yung perfect na God na nag-join together. Maybe nangyari sa kanila na hindi nila naayos yung faith or may problem sila sa faith. Kahit nga kami mag-asawa, we always check bakit kami nag-aaway. Main reason is napapalayo kami sa first priority namin, which is si God. Yun ang una . God's family, work. So, kailangan namin i-assess kamusta yung relationship namin kay God. So, ginajudge sila ng tao, Christian pa man din, God pa man din, worship pa man din. Nakakalungkot kasi hindi nila naiintindihan na hindi ka dapat nakatingin sa tao. May mga pastor nga nagsusuicide . Anak ng pastor nagsusuicide . Pastor mismo nakakagawa ng kasalanan. Hindi naman ibig, kasi ito yung naging problema ko rin. Ang perfect ng tingin ko sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. But hindi ka dapat doon nakatingin . Kasi
the sense na nagbago sila, nag-improve sila, doesn't guarantee na hindi sila magkakamali. Pero one thing is for sure, ang taong binago ng Diyos ay magkakamali ulit. Pero babaguhin ulit sila ng Diyos. Continuous process yan eh. So bakit ko sinasabing buti na lang, hindi yung pamandin. Buti na lang kasi natapos sila ng maayos. Hindi yung nagbabardagulan sa social media. Hindi ko magamit yung laugh track, hindi bagay eh. Yung nagmumurahan, nagsasabihan ng ano, ganyan, yung mga part, body parts, nagsisiraan, nag-ad hominem. Hindi nila ginawa yun. Why? Because they're Christian. That's why, let's see the other picture na buti na lang, Kristiyano sila, na maayos. At nagsabi sila, hindi nag-speculate yung tao. And also, in-admit ni Jason na sa kanya yung flaws, na sa kanya yung pagkakamali. He needs to man up. He needs to be better next time. And also, I don't know, wala namang divorce na nangyari. Wala pa namang divorce. But, ayan, hindi yun eh. Hindi yun yung dapat nating tingnan. And also, sa mga fellow Christians, yung nalungkot ka, natakot ka magpakasal, huwag nyo kasing tingnan yung tao. And also, kami mag-asawa, though somehow nag-a-appear kami in public, we have videos, etc. Hindi kami dapat tingnan as a perfect couple na Kristiyano. Hindi. Si Christ lang talaga dapat tingnan natin, huwag yung mga taong nanunumpalatay. Although, may burden sa atin, hindi natin tinatanggal yung burden na tayo ay patunay, patotoo ng pagbabago na ginawa ni Jesus sa buhay natin. So instead, tingnan natin. Kasi again, we are all work in progress. From glory to glory. It doesn't end here na nagka-part ways sila. They're parting ways. Pwedeng bumalik yan. And dun na tayo sa last portion nito is what can we learn? Gumawa ako ng dalawang scope, parameters, or dalawang idea para timbangin ang mga matututunan dito. Doon muna tayo sa critical. Unang-una, love is not enough. Lagi sinasabi sa amin na hindi sapat na mahal yung isa't isa. Kaya nga kailangan kayong ikasal eh, kasi may covenant. Parang ano yan eh, diba trust? Ano ba negosyo? Trust? Then, kahit nagtitiwala ka, kailangan mo pa rin ng contract. Because wala, kahit mawala yung trust, dahil may contract, labas yung emotion mo. Walabas yung emotion mo na nagtatrust ka. Pero sa kasal kasi, hindi siya kontrata. Do pinipirmahan na sa papeles, it's eternal, it's covenant, which mas malalim. Yung hierarchy niyan, trust, sa love, trust, contract, covenant. Yung covenant, ito yung nanumpa ka sa harap ng Diyos na mamahalin mo to, i-appreciate mo, siya pipiliin mo, siya uunahin mo sa hirap at ginhawa. But still, anything can happen eh. So love is not enough. So ano pala enough? Focus on the covenant. Na kaya nga maganda, sabi din ng mentor namin, lagi mong tanungin pag nag-aaway kayo mag-asawa nyo, hindi kung mahal mo pa ba siya, kundi kung kaibigan mo pa ba siya on the base level. Kasi mahalaga magkaibigan kayo eh, bago kayo magjowaan, ganun. Kasi dito, sumayaw lang sa TikTok, jowa na, mahal na eh. Forever na daw eh. Pero at least magkaibigan kayo. Kaming mag-asawa, hindi namin pareho. Ako, mahal ko siya. Ako ang hindi minamahal ng asawa ko kasi ang dami kong pagkakamali, ang dami kong kakulangan. Pero hindi, never pa naman umabot sa cheating. But I know na kahit may mawala yung love sa amin, which is nangyayari talaga, babalik kami sa baseline ng covenant. Kasal kami, mag-aaway, magtatampuhan, hindi magpapansinan, pero nandun yung covenant, nandun yung kontrata that we should hold sa paglaban yung love. Next is money, fame doesn't guarantee an everlasting love. And yun nga yung malungkot eh. Kung sino pa yun nasa tingin natin, nasa kanila lahat, yung gusto nating makuha sa buhay na kasikatan, kayamanan, ay hindi naman nag-guarantee talaga na yun talaga yung papasaya sa atin. Bottom line of everything, kahit gaano ka pakataas, gaano ka pakayaman, life is all about relationship. The rest are just details. So kung mismong basag yung relationship mo, sayang yung yaman mo.
And number three is we really need God in the process at the end of the day. Kailangan pa rin natin sila, kailangan pa rin natin si Jesus, kailangan pa rin natin ang Diyos. Kasi hindi natin ito kakayanin. That's why somehow civil yung paghihiwalay nila. And yung love remains daw eh, di ba? So, next naman natin is yung optimistical na lesson that we could learn from the breakup ni Jason at ni Moy. Una is, there's forgiveness and reconciliation in love, especially with God. Pag meron kang Diyos sa puso mo, imposibleng hindi ka makapagpatawad. Kalokohan na sasabihin mo, professing Christian ka, pero hindi mo kaya magpatawad. Yes, it's so hard. That's why you need God eh. Kaya hindi ka makapagpatawad dahil wala kang Diyos. Pero hindi mo pwedeng sabihin na may Diyos ka tapos hindi ka makapagpatawad. You're missing out the point. So, kay God, mayroong forgiveness, mayroong reconciliation. And that's what we are hoping for them. It's a good story na magkabalikan sila. Let's all hope for the best. Let's never speculate, assume, and wish them a bad life. Next is, you don't lose in love. Ito yung natutunan ko na from business na pwedeng gamitin sa love. Yes, nagkahiwalay kayo, pero if you would be mature enough to study everything, to reassess everything, you learn from it. There's a lesson in every breakup na hindi mo nadadalhin sa next relationship mo or para maprotektahan niyo yung sarili mo kung yun ang kainaan mo. It's either you learn or it's either you win. And number three natin, we need to still believe in love. Yun yung nagpapatakbo sa mundo. Yun ang nagpapaayos ng mundo, pagmamahal. And yung pagmamahal na yun, again, bottom line nun, yung person sa altar, si God yun. So we still need to believe in love. Maayos yan. And sa mga millennials, Gen Z, or ibang mga single, hindi kayo pareho ng story ni Moira. Hindi lahat ay ganun yung nangyayari. Pwede nga sabihin, dahil kahuhugot niya, yun yung naging result eh, diba? So still we need to be positive, and also, let's believe in love. So yan muna. If ever may gusto tayong pag-usapan, ayan, i-comment lang natin. At sa akin, personal message ko sa dalawa, though nakita ko na sila, hindi nila ako nakita sino ba ako, pero nakita ko na sila, and I pray na maging okay yung relationship nila. Self-healing muna with God, commune with God, kasama ako, kasi hindi madali ikasal eh. Especially if you're professing Christian, na alam mo na ang pwedeng puntahan pag hindi mo inuna si God sa relationship. Pwede talagang masira. Kasi si God yung nagbabind sa couple together. And with that, again, be inspired, stay inspired, be inspiration. Thank you for watching.